try natin mag-meditate ng kahit saglit lang gamit ang white leg lie. Ika-ground ko yung sarili ko, groundings. Yan po yun sa aura natin. Paano natin i-maintain malakas ang aura? Hello! Hello! Hello, fans! Hello, mga lodi, mga kabro, kasis. Hello, mga bashers! Hindi ko alam ba't sila galit. Basta post lang ako, yun lang yung sa akin. Tapos ano lang yung nafe-feel ko, ina-explore ko lang din ano yung mga... Siyempre kasi ano tayo, pag-spiritual tayo, yung iba, hindi nila maintindihan sino tayo, bakit tayo ganito, ba't tayo parang baliw. Kasi hindi pa nila napapasok yung mundo ng spiritual. Pag napasok na din yung mundo ng spiritual, tsaka nila mauunawaan bakit kakaiba. Ba't parang baliw, parang wala sa sarili. Parang ganun sa iniisip nila. Pero kasi nga, pag napasok na nila, tsaka nila nga yun, mauunawaan. Paulit-ulit eh, no? Kasi minsan, meron pong spiritual na nabibiktima tayo sa psychic attack. Spiritual, may kinalaman sa spiritual ang psychic attack. Bakit yung aura natin napa-flat? Ba't tayo nagkakasakit ng walang findings sa doktor? Yan. Yeah, explain na natin. Bakit tayo nakukulam? Ba't tayo nababarang? Minsan, sa inggit yan, sa inggit. Kunyari, umaasenso ka, pinipil ka nilang ibaba, nag-wish sila na magkaroon ka ng sakit, illness. Yan. Tapos, inaabala nila yung kalusugan mo, pati spirito mo, kaluluwa mo, sinasaktan nila gamit ang black magic. Tama? Mali. Yan. Pagka nakapag-manifest na sila na negative yung mangyayari sa inyo, naabala na trabaho mo, pamumuhay mo, pati yung diet mo, nag-iiba na. Minsan takot ka ng kumain, minsan takot ka ng uminom. Iba na yung paningin mo sa pagkain. Minsan ang tingin mo sa pagkain ni lason. Ayaw mo na kumain. Nawawala ka na ng gana. Pili mo na to-toxic ka. Kasi inoorasyon na nila yan. Hindi mo alam, ang linis-linis ang pagkain mo, pero parang iba yung effect sa'yo. Bigla kang nangihina. Yun. Kasama din yun. Minsan, inoorasyon na sa hangin. Kakain ka, maingay kayo, kakain na, pero may nag-oorasyon na katabi lang ninyo na pinapadala sa kakain ninyo. Black magic yun, tawag dun. Magawa sila ng kaliwa. Hawak ko lang to. Kasi masarap ang pakiramdam. Tapos, ayan, lumalamig yung kamay ko. Kasi nag-speak the truth ako sa mga na-experience natin pang araw-araw, tsaka dati, yung mga na-experience natin, bakit tayo naging negative, bakit naging bad yung pamumuhay natin, dahil din po yun sa inggit. May effect din ang inggit sa pamumuhay natin, katulad ng kulam, parang sumpa. Yan. Ine-explain ko bakit din sila gumagawa ng ganun. Minsan, pag bad tayo sa kapwa natin, mayabang tayo, maangas tayo, nakakaangat tayo, pero ang yabang natin, meron tayong minamaliit, inaapakan na tao na mula namang kalaban-laban niya eh. Kasi syempre, ano lang sila eh, sakto lang yung pamumuhay nila. Pero ikaw nga na nakakaangat, ang yabang mo pa, masyado mo nang pinakita na mayaman ka, tapos iba yung attitude mo, mataas, masyado ka mapagmataas. So sila, nasasaktan sila, kaya napipilitan silang gumawa ng hindi maganda. Yan. Realidad, minsan ang tao pag nasaktan talaga, nakakaisip magsumpa. Hindi kanila masaktan physical kasi masama, di ba? Masama. Hindi nila magawa kasi makukulong sila. Pagka pumatay sila gamit ang baril o kutsilyo, basta saktan ka, pwede kang ipakulong, di ba? Kaya iba, gumagawa ng way yan. Hello? Lumipad sila dito. Ano? Gumagawa yan sila ng paraan. Minsan may bumulong sa akin eh. May umaapi sa akin din noon. Halos lahat ng kapitbahay pinapapirma. Huwag daw akong tulungan. Ang tawag doon, lahat ng kapitbahay hihingin yung ano, yung pirma nila na huwag akong tulungan. Ang tawag doon, petition.
Parang pinapapetisyon. Yun. Kasi yung tao na yun, ang lahat ng inggit sa akin. Tapos, ano, ang hirap na nga ng buhay ko nun. Ganun ang ginawa niya. Tapos, ang sobra-sobra, hindi kami binibigyan tubig. Hindi kami binibigyan ng kuryente. Pero sila pa yung may utang sa amin. Tumira kami dati sa San Latira. Yun. Hindi naman nila mabalik yung pera. Pero, kasi nga, di ba, hanapan ng kapalitan doon sa San Latira. Pero ang ginawa nila, ano, masyado kaming ginipit. Hindi kami makabayad ng tubig. Hindi kami makabayad ng kuryente. Tinanggalan kami lahat. Tapos naawa na yung mga kapitbahay kasi yun, tinutulungan nila ako, binibigyan akong bigas, ulam, minsan bagong karne pang papalutuin ko na lang daw. Sa yung tulong, tapos may nag-aabot ng gatas, naranasan ko yun. Pero sa sobrang inggit, may pagka-witchcraft sila, hindi ko alam, tinitira pala ako ng ganun. Tapos may bumulong din sa akin na kapitbahay na kung hindi mo makuha sa material na mundo na gumante, idaan mo sa spiritual, bumulong sa akin yung isa siyang teacher. Teacher pa yun na. Pero ako naman, wala akong alam, wala akong kaalam-alam sa spiritual na mundo. Yung pala, yun na yun. Doon ko naunawaan. Tapos ano, doon ko unti-unting na i-experience dahil sa trauma nga, dahil sa hirap ng buhay. Parang ano na, wala na malapitan, diba? Tapos parang lugmo ka na. Well, hindi ka masamang tao, pero napupunta sa'yo lahat ng negative, yun dahil sa inggit. Kaya nagsasuffer ka din. Napupunuan na, binabatuhan na kaliwat kanan ng mga negative yun. Tapos yun, unti-unti, yung mga spirit guides ko, nagparamdam na sila, totoo yung mga spirit. Kasi pagka nakikita nilang ano, dinadown ka na, nilalapitan ka na. Nanonood lang yan sila, tapos tinitignan nila kung gaano ka katatag, kung gaano ka lalaban. Naiyak na naman ako. Teka lang. Hugot mo na tayo lakas. Naiyak ako eh. Oh, yun. Tapos dun ko na-experience may tumatawag sa akin habang naglilinis ako ng kanal. Wala naman tao dun sa bahay na yun. Umalis na yung family. Pumasok na sila kasi buo silang family na picture sila. Hindi ko alam kung ano, nakikinig din siya. Friend ko din siya sa FB. Yun. Sabi, Jazz, gumanon. Tapos ang lamig ng boses. Basta ang lamig ng boses, lumingon naman ako. Habang hawak ko yung walis tingting. Experience kaya kinukwento ko. Hindi siya gawa-gawa. Yun. Sabi ko, wala naman tao dito sa bahay na to. May tumawag sa akin. Tapos sabi ko, Sabi ko, nakakainis. Hindi ko na pinansin. Sabi ko, alam ko, kakaalis lang nila kasi ako yung nagwawalis doon sa may kanal. Nagilinis ako ng kanal. Yun. Doon na nag-umpisa. Tumatay yung balay mo. Matayo. Doon nag-umpisa yung mga boses na hindi ko nakikita pero naririnig ko. Tapos nagpaparamdam sila. Yun nga. Sila na ngayon nagpaparamdam. Shalom. Namaste. Ano pa? Yun. Dahil nga doon sa yung mga na-experience ko na merong nagpapahinga ako ng time na yon, nakahiga ako doon sa lugar na yun. May dalawang alupihang malaki gumagapang napapunta sa higaan ko. Nagtataka ako bakit kaliwat kanan pa yung ang laki ng alupihan papunta sa akin. Tayo. Sabi ko, tumayo ako. Sabi ko, grabe naman, dalawa pa yung alupihan papunta sa akin. Hindi. Inahanap ko yung ginanong ko higaan. Wala talaga. Noong time na yon ang gamit talaga nila, insekto, alupihan. Tapos nagbubungkal naman akong lupa kasi may hindi ko maglibang. Pag naboboring ako, tatanim ako. Nakita ko, alupihan din na naman. Dahil yung bahay na yun, yung pa rin yun. Alupihan ang gamit nila. Pero pagka palapit sa akin, dahil nga siguro meron akong spirit guides, meron akong gabay, imbis na makapasok sa akin yung alupihan na yun, pag lumalapit na, nangihina, kaya ang dali ko papatay, ang dali ko mahuli. Ang bilis ng alupihan kaya. Speaking na alupihan eh, attack din sa akin nung buntis ako. Ang haba ng alupihan, kulay itim naman siya. Nung hinataw ko ng tingting, ginanong ko. Nung napatay ko, ganito lang siya kaliit yung alupihan. Pero ang haba-haba niya nung nakita ko. So yun, pagka kinargahan sila ng masamang elemento, masamang spirito, kinas nila sa ibang dimension. Lumalaki talaga yan. Nagagamit nila yung black magic. As black magic. Sent nila sa tao. Pero pag once, yeah, napatay mo, bumabalik lang ulit yan sa sender.
para ako nagmamalat nun pag kinukwento ko. Yun. Natutuwa lang ako kasi may nakikinig kahit papano. Ayan ha, di ko alam kung saan naabutin yan yung kinukwento ko. Based on my experience, tsaka hindi lang ako nakaka-experience niyan, kaya bakit ang ibang tao naghahanap sila ng remedyo pang salag, protection sa katawan, sa aura. Kasi ang aura natin, pag nawasak yan, meron tayong light body sa katawan. Pag pinasok na ng hindi maganda, nangingitim na yan, nagiging dark, tapos dun tayo natitrigger. Minsan may mga tusok na ang ninipis, talagang tagusan hanggang buto na tusok. Yun, ginagamitan na kayo ng aliwa. Pwedeng kulam, pwedeng barang. Pag ang barang, gumagamit sila ng insekto, kuto. Minsan, nilalagyan nila sa ari. Ari ng lalaki, ari ng babae. Or mahati, sobrang kate. May time na umaatahan ang kate. Yun. Pagka titignan mo sa salap, sa titignan mo ng ganyan, literal, yung ginamit mo na ano, na damit, wala. Pero pag ginanya mo sa ilaw, makikita mo talaga. Ganun siya ka-magic. Ganun siya ka-ano. Kasi, nanggamot na rin ako ng nabubulok ang, yun na yun, nabubulok ang balls. Halos ano, halos mawala na sa sarili kong. Nung ginamot ko yun, nag-iba yung itsura ko talagang, hapis na hapis ako. Kasi nagta-transition ang healer sa spirit na gamit niya. Halimbawa, may spirit na tumulong. Holy Spirit siya. Pwedeng diwata, pwedeng angel na tutulong. Kasi spirit sa spirit din ang laban nun. Gumagamit sila ng itim na spirito. Tapos ang manggagamot, ang shaman, syempre kinukol nila yung saliwanag ng mga spirito. So pagka naglaban na, nagta-trans, nag-iiba din ang itsura ng manggagamot. Kaya makikita nyo, yung manggagamot nag parang iba ka, parang iba yung mata mo, ang talim yung ganun. Kasi nasa loob na yung gabay na tumutulong. Hindi biro po yun. Kasi ano, merong garapon na puno ng kuto, tapos may kandila, yung isang place na basta may kwento. Basta malalapit lang yung mga gumagawa. Kapitbahay lang. Hindi biro yun. Hindi biro, at wag nyo nang asamin dahil ang hirap gabutin, totoo, kasi nagdadala din yung nanggagamot nun. Napakabigat, minsan meron pa yung aftershock sa manggagamot, may sugod pa yun na hindi na ang swerte ng ginamot kasi okay na siya, pero yung naka-absorb nun yung healer, kaya ang healer pagkatapos manggamot ginagamot din nila yung sarili nila, natutulog din sila ng ano, ng napakahabang oras para ma-regain ulit yung lakas. Ang energy sa material na mundo, pang tao, sakto lang yan. Pero pag gumamit ka sa spiritual na energy, dumodoble pa yan, pero nakaka-drain. Nakaka-drain kasi iba ang spiritual energy pagka naglaban na. Pag naglaban. So nakaka-relate mga magagamot at saka yung mga open sa spiritual, malawak ang isip. Palawakan nyo po ang isip nyo kasi pag hindi kayo na, kung hindi kayo nabibiktima, iisipin nyo, baliw, kabaliwan, or kulang kayo sa faith. Iisipin nila ganun, di ba? Budol experience. Pag budol experience, ano, budol-budol, niloloko ka. Pwede din yun, kasi inorasyonan ka. Nakukuha, natatangay. Minsan nga kahit pangit, sasabihin mo maganda kasi inorasyonan ka na eh. Napapa-oo ka, napapapayag ka. Minsan naman, papahawakin ka ng bato, meron yung nangyari sa Quiapo, papabulsa yung bato. Tapos, bakit kayo bubulsa? Parang ganon. Tapos pagka kumontra ka, hindi naman basta-basta makapas. Pero, meron ganong racket na basta budol-budol sila. Bigla na lang. Meron pa nga yung goma, inuunat lang yung goma sa harapan mo eh. Tapos mapapatingin ka, tapos maghuhulog na ng bariya. Pag yuko mo, hold up ka na. Meron din ganon. Na-orasyonan po ata ako. Budol. Oo. Minsan napapapayag eh. Bigla ka naglalabas ng pera na hindi mo naman kamag-anak, di ba? Meron ganun. Marunong ka din ba mangkulam? Pag galit, siguro. Kayo, pero hanggat maaari, hindi ko ginagawa. Aminado naman ako kasi marunong ako manggamot.
kaya ko din. Siyempre, pag ginalit mo, kaya din masupa. Kahit sinong tao, pag may galit sa puso, kaya ang gumawa, kaya mag-manifest. Kahit hindi sila witch, pag ginalit mo, bumabalik sa'yo. Babalik din yan sa'yo. Kaya, iwasan natin mag-away ng tao. Kasi magtataka tayo, eto lang si, ano, eto lang nakasagutan ko, bakit ganun ang lambot ako? Yun, o kaya may naramdaman ka na kakaiba. May pumasok na sa talampakan mo habang nakahiga ka alas 6 ng hapon. Pumapasok na yung manipis na malamig na hangin, tas nanlalamig din pa at kamay mo. Kumanda ka na, tinira ka na, no? Yun. Sinasabi ko lang, kasi para aware din kayo, meron kayo nakalaban, nakasagutan, tapos maya-maya, iba na yung pakiramdam nyo. Minsan nga, irapan mo alam, maya-maya, tinigal po ka na yung inorasyonan ka na yung. Meron nangyari yung, sinabi ko na rin to sa, ano, sa live ko dati, hindi ko lang alam kung nasa YouTube na-upload ko. Meron yung tinitigan lang niya yung babae, nagandahan siya, tapos yung babae, parang ang tingitingin mo, parang ganun, ba't ka nakatingin? Ayaw niya tinitignan siya, so hindi niya alam, naka-shades yung babae, hindi niya alam, yung tumiting sa kanya ay marunong, taga-provincia. Mention ko pa ba? Waray. Waray din ako. Karamihan sa summer, marurunong at magaling din. Magaling din pagka magdun-dun ang dun ang mga sa konting gawa lang, galitin mo lang bulok na yung ilong mo. Bulok. Kaya nilang magbulok. Hindi ka pwede magsuplada sa isang lugar, dayo ka lang, tapos magsusuplada ka pa. Hindi pwede yun. Yun, nung tinitigan niya yung babae, inirapan siya ng babae. Maya-maya yung babae ng lambot. Talagang namutla. Pinawisan ng malamig. Hindi na makatayo sa kinatatayuan niya sa loob ng tren. Ginawa nung kasama niya, hinihilot yung ganito. Wait lang. Hinilot yung ganito ng paan. Tawag dito. Dito. Para ma-relax yung dugo, mag-flow ulit. Talagang namhina eh. Eh, syempre, yung time na yun, bakit siya nagkaganon? Meron siya inirapan, di ba? Hindi, sa mundo ng spiritual, minsan kasi, pag may merong kang tangan, meron kang kapangyarihan, minsan nagagamit yan pag nagagalit ang tao. Kaya huwag niyong gagalitin, matuto kayong makisama. Pag ningitian kayo, ngitian nyo din, di ba? Bakit yung suklian ng irap? Huwag niyong suklian ng gabi. Maging friendly na lang, tsaka balance tayo. Marami po ang kamag-anak, Boronggan, Kabalawan, Katarman, ano pa? Sa may San Juanico Bridge, Northern, kulamin mo nga ako, Lods. Hindi biro yan, nagmamanifest ka ng negative energies, pabuta sa katawan mo, marireceive mo yan, sige ka. Kailangan, sabihin mo na lang, pengi akong energy, send me more energy, yung positive energy. Huwag ganun. Minsan, binablock ko yung ganyan kasi hindi po ako nagla-lecture, hindi ako nagtuturo para lang barahin nyo ako. Pwede naman kayong umalis, huwag na lang kayong manood. Diba? Katulad sinabi ko, iba ang usog. Ang tao, mayroong usog ng patay. Huwag niyong gagalitin. Meron yan. Kaya, ingat po kayo sa pananalita niyo. Pagka, alam, kunyari, meron kayo nasabihan na hindi maganda. Balikan niyo yun pagka nakaramdam kayo ng nasusuka na kayo. Ang matinding pakiramdam ng nausog ng patay. Usog patay, ako. Buhay ako. Tao ako. Pero pag ako nausog kita, susuka ka ng blue-green. Blue-green. Sige. Sa nakakaalam nun, explain ko na lang din. Pero meron kakaalam yan, mga Bisaya, mga Samar, yan, mga Waray. Alam nila yan. Pagka nabalis ka ng, ano, ng patay, balis ng patay, pag sumuka ka na ng green blue, mamamatay ka hanggat hindi ka binabalikan ng nakausog sa'yo. Malakas po yun. Pinakamalakas siguro, bilog na buwan. Wag mo siyang pagsalitaan ng ano. Kumbaga, meron siyang gabay eh. Meron siyang gabay. Kunyari, ako, sinabihan mo ka di maganda. Okay lang sa akin, hindi nagparaya ako. Pero hindi nyo alam, meron akong gabay. Na, bakit mo naaway itong binabantay namin? Hindi ninyo nakikita, pero siya meron talaga. Meron talaga siyang pinangahawakan.
So yun, gumaganti yun. Hindi siya yung gumanti, hindi yung pinaka physical na tao. Yung pinakabantay yung gumaganti. Matindi yan ako. Please join. Ano po yun? Shout out naman from Cebu. Hello, Mark Fuentes. Gron Diano. Hello. Ang dami nga ang basher, pero okay lang sa akin yung kasi dagdag viewers daw. Pero naman, minsan may nagsha-share. Pag nasha-share, tapos napapanood, kabuuan, bigla napapa, oo nga, kaya naman pala. Yun. Yung una, sabi kasi syempre may mga action-action ako na ano, parang kakaiba. Natural lang yun, kasi nagtatap tayo sa energy, nagtatap tayo sa mga bantay, sa mga gabay, sa mga ninuno, mga yumauna. Yung pinaka-lolo-lola natin nung unang panahon, tinatawag natin yung spirito para gabayan tayo, basbasan tayo. Yan. Bukod pa sa kay Papa God, syempre, meron tayong spirit guides. Yan. Oo nga eh, dumadami na sila, ayaw mo. Si Lucy Del. Ako natural lang naman ako, hindi naman ako ganun kaangas, wala naman akong angas. Pero syempre, ayaw natin ng ano, nung binabara tayo, diba? Tsaka yung nagtatanong, sinasagot mo naman ng maayos, diba? Kaya magtanong ka ng maayos, wag namang pabalang. Kasi syempre, ma-hurt, masisira yung momentum, ang gaganda ng ano, ng turo, diba? Kaya sabi ko, nag-post ako, minsan, sasabihin ko bakit merong nakukulam at nababarang. Tapos bakit ako nagsisales ng anting ng pangontra? Kasi yun para yun doon. Yung iba kasi naghahanap ng remedyo para sa nararamdaman nila. Kahit anong pa-check up nila sa doktor, hindi sila nagiging okay. Uminom sila ng gamot, diba? Tapos ganun pa rin eh. Meron pa nga nagpa-heart center, pero nandun pa rin yung kabog dugudug. Kumakabog pa rin. Kasi, konnichiwa! Nihondo ko deska. Pero mag-Japanese. Yun. May atake ng, ano, basta kumakabog yung dibdib kasi. Ganon din yun sa akin din dati. Buntis pa nga ako nun. Nagpa-check up ako sa puso. Wala po negative. So, ibig sabihin, meron palang bumibira sa akin. May oras lang din yun. Minsan, pag gusto nila alas 6 yan, bibira sila. Pag gusto nila alas 12. Minsan, witching hour, pinakamalakas mang kulam. Sila ha? Kami naman, nagpapalakas din kami, witching hour. Pag ayaw mo na witching hour, hindi ka napapasok ng manifestation nila na pasukin ka ng demonyo, pasukin ka masamang espiritu. Yung iba naman, tinatawag din na espiritu ng patay. Papatawag sa'yo, papasanib sa'yo. Nagugulat ka na lang, ba't ka sinasaniban? Hindi mo alam saan galing. Hindi nyo alam may gumagawa nun. Tao din. Na may kaalaman sa kaliwa. Shout out, taga Baco or Cavite. Hello, Bench Aleba. Hello. Ngayon ko lang to ginawa. Ngayon ako minsan kasi sa FB, doon lang ako nakapokus. Pero sabi ko, try ko tong page ko na to. Kasi nananahimik yung page ko eh. Yun, trinay ko lang. Okay naman pala, mas maraming viewers, no? Tsaka madaling mag-kick. Pag gusto ko i-kick, i-kick ko sila. Ibaban ko sila. Pagbaso sila. Yung iba naman kasi, gusto nilang magpag-guide sa spiritual, gusto nilang matuto. Kaya, nagkukwento ako, nagsishare ako. Ayun. Tapos nag-open ako ng third eye, nagsasara din ako ng third eye. Sa third eye, usaping third eye, may blessed third eye. Yung blessed third eye, sila pa yung healer. Sila po yung maliwanag ang third eye. Ay, sinabi ko talaga ako. Ayan, nakikita nyo po. Hindi ako nagyayabang ha. Sa nakakakita lang. Ayan. Nag-glow yung third eye ko pa-triangle siya. Nagta-triangle. Ayan. Makikita nyo sa picture. Tapos nakalubog, nakalubog. Ayan. Pag hinahawakan ko, maliwanag. Best third eye. Yan po yung hindi nakakakita. Hindi nakakakita ng nakakatakot. May shield po sila. May liwanag po sila. Sumasalag po sila sa mga negative energy. Kung sino yung lalapit, magtatangka. Automatic, nalulusaw lang po sila. Yun ang kakayahan ng blessed third eye. Meron naman yung sinumpang third eye. Yung sinumpang third eye, yung pinilit buksan, pero nagpabuka sila sa kaliwa. Yung kaliwa ang kapangyarihan.
May sabihin may negative pumapasok, pero nade-deflect ko lang siya. Dito, sa, siguro kasi nga sa sobrang dami na ng viewers, halo-halo na yan. Parang sa palengke, halo-halo na rin yung tao. Merong may alam, merong walang alam, diba? Meron yung may nahula, meron yung may sanib. Ano lang yan, iba-iba yan. Ako din, meron din ako sanib, pero mabait yung ano ko. Mabait yung bantay ko. Light and shine your body for nyo. Yay! Salamat! Ayan oh. Minsan may rayos pa yan. Pagka, ano, depende sa ano. Minsan kahit gabi yan. Mataas ang rayos. Minsan nagsisend din ako ng, ano, ng healing energy pagka gusto. Kasi mag-requestan kayo. Magsisend ako. Gusto nyo na ba? Tapos ko muna sa ano, sa tawag doon, sa sinumpang third eye. Yun. Minsan gumagamit sila ng muta, ng puting. Yung bagong panganak. Kukunin nila yan, tapos yung ganun. Nilagay nila sa mata. Ang gumagawa niyan yung taga-kaliwa. Mga kaliwa ang kapangyarihan. So, pag yan nagawa na, makikita mo talaga yung mga hindi mo dapat makita. Pero, nagagalit yung mga spirit na bakit mo kami nakikita. So, ikaw, aatakin kanila. Kumbaga, wala kang karapatang tumingin. Bakit nakikita mo kami? Yun. Kaya, yun, halos mabaliw yung iba. Nakakabaliw din ang bukas ng third eye na sinumpa. Ako naman, nagbubukas ang third eye as blessed third eye, nakakapanggamot na po sila. Marami na, nanggagamot na yan sila, pero hindi ko sila, ano, hindi ko sila kinukulit. Pagka, ano, natuto ka na, sige, yun ang path mo, daanan mo na, parang ganun, yakapin mo na pagka bukas na. Ganun lang po kasimple. May pangontra ka sa pangkalahatan. All in one, ito po, all in one. Yung bracelet po. Ano eh, meron siya katas ng puno. Yan. Tapos, raha kayu, tapos black leklay, gold leklay, cypress. Tapos, yung pansalag ng bad karma. Rudraksha. Yan. Tapos may agarwood. Agarwood, rare po yan at medyo may kamahalan. Kaya, pero nilalagay ko pa rin siya dito. Kasi, ano siya, ang wood, ang symbolize niya, fire. Ang metal, ang symbolize niya, spirit. So, spirit guides plus fire, protection yun. Protection sa aura po ninyo. Minsan, pagka meron, kunyari, pupunta tayo sa isang lugar, explain ulit. Hindi tayo confident. Parang andun yung takot natin, baka mausog ako, or baka merong marunong dito. Tapos malakas din ang pakiramdam mo, ayaw mo makipaglaban, diba? Minsan nagkakaroon na ng combat at naglalaban na sa isip lang. Ayaw mo naman ng ganun. Kaya kailangan mo rin ng protection para grounded sila. Paano po mag-open ang third eye? Ako. Pwede mag-open. Pero kailangan, meron kang ano eh, pwede ka mag-open ng sarili mo pero magdi-devotion ka. Kasi ako nag-devotion ako halos 3 buwan, hindi ako lumalabas ng bahay, nasa loob lang ako ng kwarto para lang ako may kausap. Tapos nagtataka sila, nagbago na si Jess, so hindi na. Nagdaadasal, parang nagtatawanan sila. Kasi iba ako sa dati. Malaki lang yung pinagbago ko. Got mine yesterday. Yay! Oyo, Chandra Leklay po. Yan, na-receive ni Ate Chinti. Meron na akong Chandra. Ano, akala ko wala na akong stock, pero nagtaka ko, meron pa na iwan dito. Parang naggagala lang. Asa na ba yun? Chandra Leklay, pagpasensya na nyo. Pagpasensya nyo na yung bahay ko, maliit lang. Hindi po ako mayaman. Hindi ako mayaman para i-bash. Sabay ganun eh. Simple lang po yung buhay namin. Yan. Ito si Chandra. Yan. Pag interested po kayo, ang energy nito, ay, ang init sa tenga ko. Mainit. Ako ha, sinasabi ko yung pahanadab ko pag hawak ko yung isang gamit. Yan. True vibration, malakas vibration mo, ma-feel mo, papasok sa katawan mo, nag-react kasi energy ang gumagana. Energy. Kailangan natin ng more energy. Misa pag-drain tayo, dun tayo napapasok ng negative. Negative. Negativity. Pwedeng anxiety. Misa gusto natin magpakamatay. Bakit tayo pinitira? Kasi gusto nila mangyari sa'yo yun. Gusto nila maging down ka, tamarin ka na mag-work.
nagiging ano na siya, hot lang. Meron pa ngayong mga tusok sa dibdib, tusok sa likod. Hindi kayo makayuko kasi meron kayong tarak, tinarakan na kayo sa spiritual. Pag ginawa na kayo ng ganun, na kailangan nyo maghanap ng manggagamot. Pag nakaramdam na kayo na may tusok kayo somewhere, nagpa-check up kayo, wala naman, di ba? Maghanap na kayo nung kayang mag-remove ng negative energy. Rini-remove lang yan. Hindi po ako nang iipit. Iba po yung paraan ko pagka nanggagamot. Ano, healing energy lang. Tatapat ko lang yung kamay sa dinadasalan ko. Tapos, hugutin ko lang. Basta binivisualize ko, iniipon ko lahat ng negative energy sa katawan ng tao. Tapos, doon ko siya hablutin o dumilim, di ba? Tapos, pinapasabog ko. Ganun lang po yun. Makikita nyo yun. Pag nag-browse kayo sa FB ko, Dison Jassel, pag nag-browse kayo, marami na akong ano doon, live na healing. Makikita nyo, nag-speak in tongue ako kasi yun yung bigay sa akin ng itaas, sa itaas. Totoo po yan. Pag napasok mo yung spiritual, maraming imposibleng mangyari. Pagka hinangad mo na magkaroon ka ng third eye, na-open kasi karapat dapat ka. Kasi ikaw yung chosen, tsaka kaya mong gampanan. Meron naman bukas ang third eye, hindi nagagampanan, nangihina din sila. Nangihina sila kasi hindi nila alam paano gamitin. Ganun po yun. Tama? Tama! Ano ba ang pakiramdam ng nakikipag-combat eh? Ano? Restless. Hindi ka na makapag-focus sa natural na buhay mo. Siyempre, kunyari, at a time na may nakikipaglaban sa'yo, kunyari, nasa isang restaurant ka, nasa lamesa ka, sa kabila, meron din nakaupo. Pagpasok mo, pag-upo mo, nagkakaramdaman na kayo na, oh, may energy, malakas ang energy nito, titirahin ko to, sasampulan ko to, marunong akong tumira ng sa isip lang, nagko-combat na kayo sa isip nun. Tapos, ikaw naman, ma-feel mo, may gumagalaw ng aura mo. Pagka mataas ang vibration mo, mabilis ka maka... Para sensor yon, malakas ang sensor mo, nararamdaman mo kagad sila. So, yun. Galing. Ang galing no, syempre. Ano yun eh, yung realidad, literal, nangyayari sa harapan mo mismo. Lalaban ka ba o hindi? Kasi pagka hindi ka lumaban, madedrain ka. Tapos may kasama ka pang anak, di ba? Pag ikaw nang hina, kawawa naman yung anak mo. Itataka yung anak mo, ba't ka nang hihina? So, ganun. Ide-depend mo lang yung sarili mo. Pwede kang magdasal, pabalik sa kanila, pagka tinitirahan nila. Katsaka, malalaman mo pag kinokombate ka na, mararamdaman mo, itong tao na yun, itong katapat ko lang na yun na lamesa, nakatingin sa akin, unang baso ko pa lang, sa kanila galing yun. Masisense mo agad yun. Tsaka yung dibdib mo, yung puso mo dito, di ba? Meron pa isa pang puso dito na kumakabog, na hindi mo maintindihan. Alternate pa yung ano, yung kabog. Nag-alternate pa yan. Yeah. Sinasabi ko kasi, hindi ko sinasabing master nyo ako. Na-master ko na kasi nangyayari sa akin. Kaya yon pinapasok ko sa isip ko, tapos pinag-isipan ko paano lumaban. Ay, dami ko ng viewers. Pasensya yung parang bata. Oh my, anak ko yan oh. Yan. Kaya, wag po kayong magtaka bakit ako sales ng mga protection, healing stone, protection, charms. Minsan, kunyari sa negosyo, sa negosyo, sabi natin, eto, negosyo mo to, etong parte na to, may katapat ka, ang dami mong katapat. Pero ang ganda-ganda, may ilaw-ilaw pa yung ano mo, negosyo mo. Pero hindi ka nagtataka, ba't hindi sa'yo bumibili? Sa katapat mo lang, napupunta lahat. Meron din yan silang ginagamit. Panghigop ng customer, panghigop ng biyaya mo. May nilalagay. Siyempre, nagpupunta rin yan sila sa mga marurunong manggagamot or marurunong, yan. Bago sila. Siyempre, iba diba nagpapapungsoy din, yan. Tapos tinuturuan, binibigyan ng tip paano humatak ng customer para lahat pumasok sa'yo. Ganon ka-greedy yung iba eh. Kaya ikaw, bibigyan ko ng tip, maglagay kayo salamin para mag-rebound lang doon sa kabila yung lahat ng malas na
ibibis sa inyo. Oh, di ba nag-glow ako? Glowing ako eh. So, sa gamit 'yan, sa gamit din siya. Basta pagka ano ka, pag pure heart ka, kasama yung aura mo diliwanag. Kaya wag tanggalin niyo na yung mga galit-galit sa puso niyo, matuto kayong magpatawad, mararamdaman niyo kung gaano kagaan ang aura niyo. Hi Madam, paano gamutin? Alin po? Alona, aloha, liwanag. Liwanag. Yan, sa mga nagpa-practice na rin manggamot, pwede nyo naman akong tanungin. Tapos nagtuturo din ako. Gusto ko na nga maging teacher eh. Matagal na. Guidance. Guidance nyo lang po. Ibig sabihin nyo, ma'am, masayahin po kayo dahil sa enlightenment na ganyan. Yan po, dahil sa positive energy. Nasa kanya. Yeah. Tama. Yay. Marami na ako napasok na group. Ang masaklap lang dito sa Pinas, ang nangyayari, yung hatakan, hindi mawawala. Tapos, imbis na, kunyari ako, hindi ako nagsisinungaling, pag nakita kita, sasabihin ko, malakas ka, may kakayahan ka. Pero yung iba naman, sinasabing, pag kahit yun ang nararamdaman nila, ayaw nila malamangan. So, sinasabing, wala kang kwenta. Yung ganun ang flat ng aura mo. Na-experience ko sa ibang group yung kaya ako, ginawa ko, doon ako napunta sa mga open-minded, international light workers, doon ako na-develop. Tapos sabi ko, how to use my energy, how to tap from spirit guides. Yun, nagtatap na sa spirit guides ko. Parang invincible lang, hoy, yan dyan ba kayo, yung mga ganun. Madali lang mag-connect. Tsaka yung meditation, nakakatulong din po yan. Meron yung time na, yung katulad ng kwento ko nung dati sa live ko din, nakaranas din ako ng suicidal. Kasi, ano rin yun, pag napuno ka na, napupunta ka sa ganun, hindi maiwasan yun. Madam, pabukas third eye. Kaya napag-usapan po yan. Siyempre, pagka nagbukas ako ng third eye, yung lakas ko, nasasalin sa inyo. After ko magbukas ng third eye, ako po yung pagod. Kasi syempre, yung full energy ko, sinasalin ng walang pag-aalinlangan. So, meron din yung energy exchange. Yan. Sige, hindi ako magbubukas pagka ginutom nyo. Ayan. Marami na ako nabuksan na ganyan. Minsan, kahit sa Italy, yan, Spain, sa US, sa Japan, kahit tumawid dagat, madali lang po. Kasi energy po yung ginagamit natin, energy. Hindi po ako nang iipit pag naggagamot, energy lang, paalaala po. Kasi pagka may sakit ka na, iipitan mo pa, papayag ka ba nun? Cancer na yan, iipitin mo pa rin? Hindi. Kailangan humanap ka ng paraan paano ka makagamot, paano ka makaheal, paano mo masasabing magagamot ka kung hindi ka marunong gumamit ng energy, hindi ka marunong magdasal. Syempre, kailangan purify din yung puso mo, diba? Tsaka, pag nanggagamot ka, advice sa iba, bahala na kayo kung magalit kayo. Pagka nanggagamot ka, yung dinadasalan mo, ikaw nagdadasal ka, nakapikit ka, diba? Papikit ka. Yung ginagamot mo, papikitin mo din. Kahit pumikit na lang siya, kahit wag na siya magdasal, ikaw na lang, sakripisyo ka na lang, pwede naman yan. Pero sa nakikita ko yung iba, nanggagamot sila. Yung iba ginagamot, nakadilat na ganun lang. Wala mangyayari sa ganun, nakadilat lang. Kailangan tao sa puso magpagamot. Pwede ba? Oh, pwede! Walang problema. Madam, totoo po ba? Kapag kumain ng alay ng pagkain, ingat din po kayo. Kasi minsan, pag nag-alay kayo, minsan kumakain din yung entity, matotoxic kayo. Kailangan tatawagin mo yung aalayan mo. Sasabihin mo na mga liwanag na gabay, mga saliwanag na gabay, tinatawagin ko kayo, mga ninuno ko, na protektahan nyo ako, pati itong alay na to ay para sa inyo. Hindi yung nag-alay ka, sabi mo, oh, alay ko sa spirito. Ano ba spirito tinawag mo? Good o bad? So, yan. Minsan, subukan ko na rin kasi yan. Nag-alay ako, syempre, wala akong tinawag. Sa inyo na yan, parang ganun. Tapos nung sinubukan ko tikman, na-toxic ako, nangitim yung labi ko. Nangitim. Ang spirit na sa dilim, pagka tinikman nila yan, malalason ka. Kasi toxic sila, negative ang energy nila. Kung ikaw positive, nasalinan ka ng negative, ano mangyayari sa'yo? Syempre, madedrain ka. Totoo po yan. Always more light. Yes. Always more light. Yun naman yung ano kailangan natin eh. Enlightenment. Kesa makapag-away. Diba?
makapagpalakasan sa iba. Yun. Ulitin ko, kaya ako nagaganon kasi na de-deflect lang yung kung sino may nagsesend ng negative papunta sa akin. Yun. Tapos sabihin nyo, whoo, ang lakas! Diba? Meron akong nakalaban na at talagang sorcerer siya. Sorcerer! Black talaga siya. Dami nakipagkaibigan din sa akin na mambabarang. Nagpanggap sila. Friendly style, hiram gamit, paggamot kunyari. Yung pala, sila pala ay isang batikang mambabarang. Yan. Na-experience ko na yan. Nagkaroon ako ng kaibigan na ganyan. Kaya, ano, yung regalo na kunyari bulaklak, friendly intention lang. Pag amoy ko, bigla akong rumatay tatlong araw. Tapos inisip ko, sino, ano bang ginawa ko? Sino lang ba yung nakaharap ko? O, siya lang naman. Kaya yon, kailangan alert din yung isip ninyo sa ganyang bagay. Kasi nung una, nag-umpisa ako sa spiritual, napakabait ko lahat. Dina-entertain ko kahit kalaban nga eh. Kahit kalaban gusto nilang paggamot, ginagamot ko. Pero sabi ko, wag na kayong uulit para okay. Ganun. God bless po. Thank you po. So, sa sinabi ko, sana may matutunan kayong aral. Kaya, maging mabait na lang kayo kaysa, di ba, magtaray. Pag mataray kayo, kailangan patunayan yung malakas kayo. Hindi kayo basta-basta tabla ng kulang barang. Diba? Ang tao, pagka may kaalaman, tapos tinarayan mo, talo ka niyan. Kahit may baril ka. Tama? Kahit may baril ka, talo ka dyan. Wala kang palad dyan. Madam, paano kaya hirap makatulog para kang lutang? May nakatira sa bahay mo. Yun na yun. Oh, umipitik yung third eye ko. Panay hinga. Tulog pero gising. Oo, meron ganun. Pero pakiramdam mo yung tulog mo. Pag nakapikit kang madilim, ibig sabihin, kasi hindi ka makatulog, merong negative dyan sa bahay nyo. Meron negative. Pero pag nakapikit ka, hindi ka na makatulog. Pero yung mata mo, yung kulay ng liwanag ng paningin mo habang nakapikit ka is maliwanag. Hinihingyan ka ng panalangin, dasal, pahain sa spirito mo. Magdibusyo ka para sa sarili mo. Yun, pahain ka ng dasal. Minsan naman ako naman, wala akong kain sa umaga hanggang gabi. Wala akong inom sa umaga hanggang gabi. Pero ano pa rin ako, alive pa rin ako, nakakabiyahe pa rin ako. Doon nagtataka, antibay ng katawan ko sa ganun. Kasi nga din talaga humiinom. Tapos ano, paalala po sa nagfe-friend request. Ang friend list ko po kasi, dito na lang kayo sa page. Kasi puno na po ako, nasa 4,000 mahigit na yung friend list ko, hindi na makapag-confirm. Kung pwede nga lang mag-request na ano yung i-delete ako ng iba, kasi yung iba hindi naman talaga active na likers, ganyan. Gusto kong magpadigit. Madam, bakit po nahihirapan na akong yumuko? Baka naman tinoon. Punta po kayo dito, subukan niyo pong ano. Kasi ganyan din yung ano, yung ginawa ko dun sa Makati. Sa Makati meron siyang sakit sa balakang, hindi niya maabot yung ano. Nung kinalabit ko lang yung likod niya, may pinasabog lang ako dun sa likuran niya. Na kami nakatira lang kasi ang mga ligaw na espiritu, wala silang sisidlan na katawan, naiinggit po sila sa katawan ng tao, kaya nakikikatawang tao sila. Nakigets nyo po? Yan, nakikikatawang tao. Ano ba, baby? Ang daming friend request din, hindi po ako makapag-confirm. Dito na lang po kayo sa page. This on just yung isang FB account ko, pag kami gusto kayong tanungin, kasi minsan hindi ako makasagot sa page. Yan, sa isang FB, pwede nyo ako dun ma-reach. Tapos may phone number dyan sa page ko. Pwede nyo rin akong tawagan. Huwag lang makulit pag gabi. Ma'am, yung lakas ng ugong. Yung lakas ng ugong. Sige, explain ko din. Lakas ng ugong sa tenga. Frequency po yan. Frequency. Dahil mga dumadaan. Frequency ng spirit. Yan. Minsan, nag-ugong yung tenga mo, sabihin mo na lang, pikit ka, tapos tango ka na lang. Okay. Daan ka, pwede mo sabihin na dumaan kayo. Pwede kayong dumaan. Kasi ang spirit pag dumadaan, meron din silang frequency. Maririnig mo, hindi mo maiwasan. Bukas ka po, malakas pandinig mo, pwede ka makarinig ng mga spirit. Pwede ka makapag-communicate. Ma-enhance mo pa yan pagka nag-focus ka. Yan.
Ala, grabe yung liwanag, nakatutok sa akin. Nakatutok. Dito, nakatutok. Game? Parang gusto nang pahinga. Pipila pa ako ayuda. Mamimigay na ng ayuda. Sige, pag ano, pwede kayo mag-request, magla-live ako ulit, di ba? Di man ako mawawalan, dyan lang ako. Sige, magpapaalam na ako, pero bago ako magpaalam, magsasend ako ng energy. Yeah, yung inaabangan ng iba. Yan. Try nyo itap yung kamay nyo sa camera, sa camera, sa cellphone, nakaganyan. Tapos, pikit lang kayo. Mag-chachant ako, magdadasal pa sa inyo, magsasend ako ng energy. Energy healing, kahit prosperity pa yan, abundance pa yan, wealth pa yan, or magkaroon kayo ng malakas na aura, charm, yan. Game, magsasend ako ha, tikit lang kayo. Pakiramdaman nyo yung sarili nyo habang nakatikit, habang nakatapad yung kamay. Jesus. Ayan, lakas. Mafe-feel nyo sa maluwag. Ayan, okay na. Sa maluwag ang kalooban na tinatanggap nyo yung energy kung pumasok sa inyo. Makakaramdam kayo ng medyo tingling sensation, parang nanginimay, parang kumukuryente yung kamay. Or uminit ang katawan ninyo or umikot na malamig sa inyo. Yun. Pwede kayo mag-comment kung ano na-receive nyo. Hindi ako nagpapatunan na ako yung malakas. Ako ay nag-share lang. Yan. Share lang. Pipila pa ako. Hello, Jess Dickinson. Hello. Hello there. Yung oration ko po, speak in tongue yun, hindi po siya Thailand. Speak in tongue, pagising ko, ganun. Iba na ako kasi, basta sa spiritual na mundo, namamasyal ako. Marami akong naging experience doon, kaya ganito ko kalawak ang isip ko, hindi po baliw. May nakita akong aklat doon sa kabilang mundo na malaki at nag-iliwanag. Tapos merong malaking boses doon, nagsasalita, boses lang. Doon sa malaking aklat na yun na nagiliwanag, galing yung mga letra na hindi ko maintindihan. Lumulutang lang sa hangin. Yan. Tapos ang sabi sa akin, kunin mo yan, sa'yo yan. Parang dream lang siya. Parang panaginip lang talaga na nakikita ko. Pero hindi ko po makalimutan. So, yun. Nung nagising ako, kinukuha ko sa hangin eh. Nalaman ko totoo siya. Yung panaginip ko na nakapag-travel ako, nakapag-astral travel ako sa spiritual realm. Yan. Napakataas ng antas nung napuntahan ko. Nakakaiyak! Napakataas po nun. Kaya po ako ganito. Bawal po maging masama. Kahit anong bad nila, kailangan good lang ako. Kasi basta nakakita na ako ng ganon. Nakakita na rin ako ng ibon na nasa ibabaw ng aklat na nagiliwanag. Yung ibon na yun, nagbabasa lang. Pero ang liwanag. Grabe ang lakas ng ground. Nag-ground. Marami akong share about sa spiritual world na napuntahan ko. Totoo ang anghel. Pagka nagagamot ako, nakakita ko ng anghel. Sige po. Sa gustong mag-inquire about sa ganito, yan. Ito naman, hindi lang basta ako nagsisales nito, hindi lang basta picture, bilhin nyo, kasi malakas to, hindi ganun. Kasama po yung, ginagabayan ko kayo, paano nyo gamitin. Paano nyo gamitin. Tapos, ine-explain ko, bakit mo kailangan ng ganito, diba? Hindi po ako katulad ng iba, picture lang, tapos sasabing malakas, kailangan, patunayan mo. Pagka pinagtapat mo yung kamay mo, mararamdaman mo. Ang swerte nung nanonood ngayon kasi hindi ko lang alam kung nabubuksan ko na yung third eye nyo or chakra nyo. Kung nagiging good na yung energy nyo. Habang kausap nyo ako, merong inaantok. Meron yung kumakabog yung dibdib. Alam ko marami dyan. Kumabog yung dibdib. Nakaka-feel. Ibig sabihin meron kayo negative energy na nare-remove unti-unti. Ay, kanina pa nagbababay.
Pipila pa ako sa ano. Ang lakas po ng ano, nung... Teka lang. Ang lakas po ng rayos. Lakas po ng aura. Malakas. Yan, pagka nabuksan ang third eye nyo, tapos maliwanag pa, confident kayo, pwede kayong manggamot. Sweetie Reyes, ma'am, diyan sana matulungan mo po ako paano tamang pag-alaga ng leklay. Sa sunod po, sige, pahabol na lang to. Ang leklay, pagsuot mo siya, yan. Pagsuot mo siya, mafe-feel mong mainit. Tsaka, wag po kayong magsusuot ng gamit pag nakikipag-body contact. Yan. May ibang gamit na pwede ipasok sa ano, pero ang leklay kasi, ayun ang sabi nila, bawal. Pero sa akin naman, pwede. Kasi, nare-recharge. Kaya nyong i-recharge yan. Iga-ground nyo lang sa earth, ibaon nyo sa lupa, babalik ulit ang lakas ng leklay. Tapos, offer kayo honey. Yung iba, binababad nila sa honey, pinapakain nila. Pero pwede naman yun. Tapos, sabi nila, pag nilalagay nga daw, ay lumalaki ang leklay. Yan. Pwede naman fruits, tapos sa shot glass yung, ano, yung honey. Sabihan mo lang, pag nag-offer ka ng ganun, tatawagin mo. Sabihin mo, yung gabay, andito ka na? Andito ka na ba? Kumain ka? Ganun lang. Ito na alay ko sa'yo. Kailangan masasalita ka kasi syempre nadidinig ka nila. Hindi yung basta lapag ka lang. Hello, Kuya Lakay Flojo. Oo, yung baon mo. Bakit? Ay, taong na aso. Yan, si Kuya Lakay nagbaon sa akin dito. Nagbabaon niya si Kuya Lakay. Saka ano, malakas siya, ninaano niya yung ano, Lakay Flojo. Pagka ginano niya yung bakal, talagang nayuyupi gamit yung ano niya. Gamit yung kanyang buto. Payat niyan, pero lakas niyan eh. Naging ngayon tenga ko, nagagamot din yan si Kuya Lakay. Pare. Kumusta dyan sa Mandaluyong? Pwede nga ba ako manggamot? Pwede manggamot, basta alam yung miinit, pero basta alam yung miinit ang kamay nyo, alam yung maliwanag third eye nyo. Ano pa? Alam yung malakas energy nyo, kasi hindi po biro manggamot. Lakas nyo nasasalin sa iba. Nakiklense nyo yung mga negative na marami sa tao. Syempre sa dami niyan, hindi ka ba makaka-absorb? Kaya kailangan, ano, ma-master mo paano mag-cleansing sa sarili mo, hindi ka maka-absorb. Walang ma-imprint sa'yo na negative. Kasi minsan, iba dyan sumpa, mga galit, ina-absorb mo, pinapasan mo yung mga sakit nila at mga kalokohan ng mga iba, bakit mo sila ginagamot? Kasi maloko sila eh, mga masama sila eh. Sa ibang kapwa nila, ba't sila nabibiktima ng kulang? Meron naman inosente, kinakaingitan, gano'n. Paano ba malaman? Ala, kanino pa tayo? Paano ba malaman? Ah, paano ba ma'am mabubuksan ng third eye? Devotion, purify, magdasal ka, tapos humiling ka. Hilingin mo, kasi ako, na yung third eye ko, nakalubog na. Hiniling ko ano eh. Hindi, basta, kung kaya nyo yun ah, tatlong buwan walang labasan ng kwarto, kakain ka lang, iinom ka lang, tapos lasag ka ulit. Round the clock, 3, 6, 9, 12, everyday yun. Hanggat hindi mo nakakausap si God, huwag kang hihinto. Kasi, anong purpose nun, ba't ka nagdidevotion? Kailangan makausap mo si God. Kailangan ma-feel mo yung presence ni God. Yung hipo niya, iba yung hipo ng Diyos. Pagka na-hipo kayo ng Diyos, yung puso nyo, iba sa pakiramdam. Parang may kumurot sa puso nyo. Parang may pumalo sa inyo na, hoy, gumising ka. Ito na ako. Yung ganun. Ganun po yun. Nakakaiyak yun. Basta pag ginawento ka, iyak na naman ako eh. Iyakan ako eh. Pagka nadadala ko sa story ko, yun na. Nadadala talaga ako. Kasi ano lang ako, malambot lang ako. Dami kong natutunan sa panonood sa'yo. Salamat po. Yun lang naman yung ano ko, yung nilalaman ng puso ko. Tapos, gusto ko lang mag-share. Masaya na ako dun. Tsaka yung iba, kasi nambabash, hindi pa nila alam. Meron pa nasabing ano ba sabi sa akin? May sinabi siya eh, hindi maganda yun eh. Basta hindi maganda, hindi magandang pakinggan. Parang nakakasakit, pero sa akin, pagka ganun na salita sila ng ganun, bumabalik sa kanila, basta biglang, pag ano, basta papasataas ko na lang. Tapos bigla na lang makikita ko may friend request, tapos meron pa lang dinadala, o, diba? Sino ba kailangan nyo?
Ako din naman, kayo huwag niyo akong awayin kasi nakakatulong din naman ako kahit papano. Kwento niyo po next time. Sige, kwento natin yung ano yung pagdedebusyon. Nakakaiyak yun. Kailangan may tissue. Pagdedebusyon. Marami akong ano, kaibigan na healer sila. Yun, through prayers din ang panggagamot nila. Marami silang experience na na-encounter nila si Papa Jesus. Kasi sa akin din, kay Papa Jesus din galing yun. Basta, siya yung tinawag ko, siya yung pumunta sa akin. Siya yung yumakap sa akin, siya yung naramdaman ko. Tapos, ultimo, kahit nakaupo lang ako, nagdadasal ako, hindi ako nagja-jogging, pero grabe yung pawis ko. Talaga yung buhok ko basang-basa ng pawis. Yan, ultimo, dulo ng daliri ko, nagpawis talaga. Kala man naligo ko sa batis, yun yung hipo niya sa akin. Talagang holy fire, talagang holy fire. Holy Spirit, mararamdaman niyo talaga. Yun po yung totoong ano. Pag tinawag niyo siya, lalapit siya. Meron kasi yung dasal ka ng dasal, pero wala kang nafe-feel na God, diba? Yun, yun ang hanapin niyo, yun ang isik ninyo sa sarili ninyo. Good, salamat. Mahirap ako magbasa. Basa ng ano po. Palagi kitang abangan sa mga live mo. Ay, salamat po. Share. Pwede din share. Para ano, marami silang natututunan. Hindi po ako. Basta humble lang ako. Hindi po ako masyado nagyayabang. Yung ba kasi nakikita ko, ano eh. Basta hindi lang ako nagko-comment. Nakikita ko, grabe naman, yabang naman. Kailangan ano, apak lang tayo sa inaapakan natin. Huwag po tayong lumipad. Kasi pag lumipad tayo, pag lumagapak tayo, masakit. Masakit. Sige po. Bye-bye. Salamat po sa panonood. Hingin ako ng ayuda eh. Pipila na sa barangay. Bye-bye po.